naman binuo itong pagkakalabaw dahil sa mga anak ko. At least lahat ko sana nabibigyan ng vitamins. Maraming gatas. 5 litro. Oo. Marami na ka, 7 litro eh, pagkakalakasan. Maraming salamat, Kalabaw, kasi marami ka malaki kang nitulong sa amin. The belts that we use here are buffalo leather. Kaya siya dahil mo gahit na yun? Kaya ba lato na eh? Go, say, go, you dare me! Go! So, please try it. Hirap na alaga ng kalabaw. Yung asawa ko na alaglag yun sa kalabaw. Mag-anak pa yung nagsasabi eh, huwag mong pahawakan ng kalabaw yung anak mo. Kasi magiging bobo yan. Sabi ko, anong rason yun? Maaga kami gumigising. Kailangan namin maglego ng kalabaw araw-araw. Ay, yung bagyo naman, parang... pagsubok lang yan sa buhay natin. Daman yan, gawa ng tao, gawa naman ng may kapal. Noong after po nang nag-Yolanda, humina po kasi yung AI namin noon kasi nagkaroon po ng krisis dito sa amin. Yung ibang kalabaw ng mga kapitbahay ko sa kakarating baryo ng Ormoc, binenta nila para igawa ulit ang bahay. Kasi akala namin yung pagkain, madali lang kunin, di ba? Akala namin kagaya ng baboy, bibili ka lang sa palengke, okay na, papakain natin. Yung pala, kailangan natin mag-prepare. Although in terms sa mga diseases is parang controllable naman. Pero yung pinaka-kwan ko is yung with the climate change, yung mataas na drought. Ano ba, 3 months na drought. So saan mo kukunin yung mga pagkain? Kasi dinaanan talaga kami ng El Nino that time. Doon kami medyo nagkaroon ng mga struggles. And it's a very sad part ng mga struggles namin kasi at times this would lead to death of the animals. Yung una, yung umpisa talaga, yung asawa ko, ayaw nila magkuha ng gatas kasi baka mamatay daw yung bulo ko. Pero pinagsikapan po nga talagang sa umpisa hanggang ngayon wala akong bulo na matay sa dahil sa pagkukuha ng gatas. Ipakita ko sa kanya pero nakita siguro niya nga mas malaki pa yung kita ko kaysa kanya kaya tumulong na siya sa akin. Nung pagagaling ko ng Taiwan, bumili ako ng 2 inahin lang. Tapos, ang una-una kong naging inspiration diyan, siyempre yung parent ko, tatay ko, nanay ko. Dahil maliit pa kami, nagde-dairy na ka rin kami, yun ang nagiging source of income namin daily. From 2 kalabaw na native, na ang intended naman talaga is for farm work, na when we saw the opportunity for dairy, nagdagdag kami ng 13, including 1 bull from the 13. So 12 na female and 1 na bull nung time na yon. Pero ang tanda ko, Bertawa Marcelo, Agri 7, alas 6 ng umaga. Napanood ko yon, ang ini-interview ay Arce Dairy at saka si dati nating director, Dr. Libertado Cruz. Yung pagpa-farm ng kalabaw talaga kailangan may puso yan. At may sarili ka rin knowledge. May joy talaga ang pag-aalaga ng mga animals kasi ang loyalty ng mga animals, hindi katulad sa tao na minsan
Pag inabot ang sumpong, iiwanan ka. Ito, hindi. Dahil marami na kaming mga alagang kalabaw, nag-decide na kami na maging kooperatiba para mas madaming makinabang na membro, maraming benefits na makuha mga membro. So, 2018, naging kooperatiba na nga kami. Carabao abounds in Region 2. Region 2 ay isa sa pinakamataas ang populasyon in terms of Carabao all over the Philippines. So, doon namin naisip na bakit hindi natin i-focus yung effort natin sa pag-produce ng mga Carabao-related products. Ako po ay nangangaryada lang sa loob ng 42 years. Ang karyada kasi yung hindi na papasok ng makina, kayang-kayang pasukin ng kalabaw. Marami kasi ng kalabaw dito. As working animal, sa farm ginagamit. So nung mga series of consultation na pinatawag kami, kung willing ba si Santa Catalina to be partner of PCC doon sa CBIN na project? Bali po, nung nag-umpisa yung ating cooperative, 25 na katao lang po yung nagsimula nito. Pinagkatawa na nga, ito yung mga tamad na tao, walang patinabang. So hanggang ngayon na po, meron na po tayong 234 na member kasi nakita nga nila na napakaganda pala yung magiging member ng kooperatiba. Nag-umpisa lang ako sa isang kalabaw at ngayon umabot na siya ng 20. Itong kalabaw, kasi pure ito, artificially inseminated ito ng pure din, ang ganda ng mga anak nito. Ganyan ako dati, sa di pa ako nakasubok, parang wala akong, di ako naniwala. Pero ngayon, talagang nakita ko na. Binago lahat ng mga kalabaw itong pamumuhay namin kasi noon nagtatrabaho lang kami sa tubuhan na nagtatanggal ng mga damo. At saka yung asawa ko nagtatrabaho lang doon sa ano, yung kita sa isang araw, 200 lang. Sa akin yung 150. Isa ngayon, umagahan lang ang trabaho sa kalabaw. Pagkatapos wala na. Medyo matawhay na ang pangabuhi. Nung nag-work ako as company employee, parang mas malaki pa yung kita ko sa AI kaysa sa kung kaya tinigil ko na lang yun as nag-AI na lang ako ulit. Dati po ako'y kaya po ako nag-aararo ng aming mga linang na nag-a-tractor. Ay ngayon po ako'y may kinikita araw-araw sa gatas nga ng kalabaw. Nakakuha na po ako ng mga tauhan na sila ang inuupahan ko para magtrabaho ng aking trabaho. Yung buhay ko noon, parang kumikita lang ng ganito, ganyan, parang sapat lang. Ngayon, kahit papaano po, hindi lang po sa sapat, meron din pong konting savings. Nung wala po kasi kong kalabaw, ang trabaho ko lang po talaga po sa bukid lang po. Totoo, kumikita ako sa palay at sibuyas, pero pagdating ng anihan, doon din po kami kumukuha ng pang-araw-araw ng gastos. Kaya yung kita ko po sa palay at sibuyas, nauubos din po yon. Pero ngayon pong may alaga na akong kalabaw, ang naging kaibahan po nun. Lahat po nung kinikita ko sa palay at sibuyas, may itatabi ko na po lahat yon. Katunayan nga po, pag pumupunta ng school yung mga anak ko noon, naglalakad lang sila. Walang baon nga minsan. Mura lang yun sana. Pumasok ako ng isang sales lady doon sa Manila. Tapos parang wala pa rin. Pumasok na rin ako ng katulong. Pero parang naisip ko, parang nandito lang pala yung pira sa amin sa pag-alaga ng kalabaw. Ganesha, Nal. Ngayon ibalin ko di rin, Nal, parang katong tinakloban, mabalhin niya. Ako kayo magpasalamat first kay Lord. Kay Jesus. Then second, sa siguro sa cooperative sa management namin kasi malaking tulong sila sa financially lang. Pag wala to, wala kaming trabaho. Anong gagawin namin sa bahay? Hindi kami makatanggap ng sahod tapos may mga anak pa kami nag-aaral.
kung kumikita kami din ng malaki sa caravan, nakikita ko doon na sa community pa lang namin, nabibigyan namin ng opportunity. Isa sa mga nakita namin na opportunity na naibigay ng co-op yung mag-hire ng mga bata, youth. Nabigyan namin sila ng pagkakataon na mag-aral na sa sarili nilang kinikita. The love of the farm brings you to the love of the community. And the love of the community brings us to espousing something we call now a tiny circular economy. Ang amin namang cooperative, nagbibigay kami ng tulong sa community sa pamamagitan ng pagdodonate ng mga kailangan ng halimbawa dito sa school. May mga dinodonate kami gamit sa school. Meron din kami binigyan ng wheelchair sa mga PWD. At saka yung ibang mga bata na malnourished, isnalin namin sa milk feeding. Saka marami pa yung mga kabarangay ko na tinuturuan ko para makasali sila, para di na sila kailangan pang lumayo. Kasi nandito lang yung pira sa pag-alaga lang ng karabaw. Ang Axis Dairy Farm po ay magtuturo ng kung ano yung natutunan ko sa PCC, FLS, DBP, kung tawagin pa po ay from cult to cult. During the pandemic, tumulong din kami sa pagbibigay ng gatas sa mga frontliners at saka sa mga senior citizens. Our role here is not only on the members, we have to look into the community because basically, we are living in a community. Kailangan yung community natin, matulungan natin. For example, when we expand our project sa World Bank, yung corn contract namin will expand to many, many farmers, not members, but many, many farmers all around. Yung iba kong mga kasama na walang kalabaw ngayon, maliliit ko na kalabaw. Pinapalago ko sa mga kasama natin dito. At pagkaraan ng isang taon, bibigyan ko na lang sila ng kita kasi magbibigay ako ng 12,000 to 15,000 na bawat isang kalabaw. Ang community, pwede sila ang mag-alaga ng ating mga karabaw dahil pag sila ay may partisipasyon, sigurado, they will also benefit the business side kasi sila yung source ng ating mga gatas na i-process natin para sa ating mga bata. Actually, kasama-kasama ko yung pamilya, umiikot kami dito sa pang-asinggan para makakita po kami ng mga deserving na tao na mapagbibigyan po natin. Kahit mali lang naman, kasi magbibigay tayo ng mga bigas, isang taban na bigas. Yung mga deserving na tao, kasi yun nga ang layunin ko sana na wala na sanang maghirap na tao. We were able to produce over 1 million pouches already. So that is more than inspiring to our team. Ang aming dere, yung 49 na membro namin ay nagpo-produce sila ng gatas na kung saan dinadala dito sa aming co-op upang i-process. Currently, ang production na din is naglalaro kami sa mga 40 liters per day. Ito yung pinaka-unique na program ng government, no? Through DA and PCC, kasi ang intervention niya kompleto, no? From production, processing, up to marketing, no? Nag-train po lahat ng mga tao ng good manufacturing practices. At saka, kasi nga gatas yung pinoproduce natin at saka bread, maliban po sa masustansya, malinis din po, at saka quality yung ating product. Regularly, si PCC po ay nagkakandak ng GMP. In the course of 3 cycles, we started 2020. Ironically, that's the pandemic. So in the course of the 3 cycles, we were able to supply already 1.3 million plus pouches. Lahat ng sterilized milk na requirements ng DepEd ng Region 3, kami nag-supply. And luckily, because nagkaroon kami ng agreement with San Miguel Corporation, doon kami nagpapatol ng sterilized milk in can.
itong school milk na to in can is already registered sa FDA in under the name of Likaong Cooperative. And that single pouch handed to a kid, then I think there will be a lot more children who will tell us that they would like also to become a farmer. Nanginginom po tayong gatas. So excited na ba kayo? Karamihan din naman ng ating mga beneficiaries dito sa programa na ito ay nasa indigent status. So yung masabi nila na meron po kaming pangtawid gutom, masaya po yung sa kalooban, and we learn na talagang masaya ang bata upon receiving the milk. Bukod sa masarap yung gatas natin ngayon and less maintenance nga, kasi syempre asahan natin na ang mga bata na nasa poor status ay wala naman po sila mga refrigerator, but then they are happy to receive the milk kasi nga kahit hindi mo siya i-refrigerate, they can enjoy the milks for a longer time. Kasi sa isang bata sa grade 1, malikot, di ba? So ang bata ay payat, so kung may ganyan na feeding program, di meron siyang ano, dagdag sustansya. Para sa akin, helpful talaga. Gumanda, lumigsi nga sila, kaya malaking benepisyo yung gatas na to. Talagang hindi nangyayari dati, ngayon nangyari. Sana magtuloy-tuloy. Nung pandemic kasi na yon, kailangan naming maggatas. Kailangan namin hindi tumigil ang farmers para maggatas. During the pandemic, nagkaroon nga ng people could not go around. So, incidentally, nag-offer sa PCC ng mga online courses. And that's where we started really gaining confidence despite na may mga nagiging struggles kami sa pagkakalabaw. Unti-unti, tumataas yung confidence namin dun sa pagkakalabaw. Sakto naman na mas mayroon nagbukas ng mas maraming opportunity. Yun nga, dahil sa tulong ni PCC at CLSU, na ipakilala tayo sa mga iba-ibang mga ahensya. Mabait si Lord. Hindi tayo pinabayaan. Miski pa paano, we were able to continuously move on. Buhay ang company, buhay ang mga tao. Hindi sila nagutom because we were able to survive. Hindi ko alam kung paano namin nagawa. Pero dahil siguro lagi kami nagdadasal, lagi namin iniisip ang farmers namin. Same din po na hindi kami dapat mawalan ng trabaho para po sa aming pamilya. Kaya nandito pa rin po kami at patuloy pa pong lumalaki. Sadya pong araw-gabi, malaking aking panalangin na yung mga anak kong pinapag-aral ay aking mapatapos, at sa kabila noon ay aray na may patnubayan ng mahal na Panginoon tayong lahat na mapaganda ang buhay. Kaya sabi ko, masasabi ko talaga, yung mga anak ko magiging pinakamalagang kayamanan ko sa kasi silang nag-push sa para ma-ano natin tong ganitong kabuhayan. I think if there is a lesson that we need to pick up is to teach ourselves the lesson of go back to sustainable farming, go back to taking care of your environment, go back to tiny circular economy. Alaman nila na mangangalabaw o manggagatas. Ang tingin nila sa amin, mayaman na agad. Marami na pera. Yun yung tingin nila. Kasi nakikita nila yung pagbabago sa buhay ng buhay namin talaga. Pagbalik ko ng Pilipinas nung nasa Taiwan pa ako, magdi-dairy ako. And then siguro nasa dugo na rin natin hanggang napalago po natin yung pagkakalabaw kasama yung father ko, mother ko, pamilya ko. At ngayon, napalaki natin ngayon until 2022 na meron na tayong almost stock ng 50 plus na kalabaw. Bulot na inahin, bulo, saka lalaki.
Gayon ang pan ko noon, inarjet ko noong nakaraang taon na magkakaroon ako ng 40 liters per day at awa naman ng Diyos at nakuha pa naman yung target na 40, umabot pa nga ng 50 liters per day. Dahil sa school-based feeding program, dito ngayon ay talagang mayroon tayong ready market. Ang average daily sales ng dairy sa ngayon is nasa 4 to 5,000 per day. Noong 2021, ito na yung nagkaroon na ng milk feeding na kung saan yung co-op namin ay malaking kinita sa milk feeding program. Malaki na naitulong kasi lahat ng aming utang o loan sa land bank noong 90s. Kasi po lahat po ng dokumento o titulo ng aming lupa ay nakaprenda doon sa land bank. Sa ngayon po ay nakuha na namin. Sa 3 years na naging isang Carabao farmer ako, nakapagpundar na po kami ng aming mga sasakyan, delivery para sa aming milk feeding supply. No? Meron rin kaming mga freezers. Actually, ang dami naming freezers na nabili. Kasi nga, yung institutional buyers kasi natin, masyadong malaki ang demand. Hindi lang chest type, kundi including upright namin. 95 units na po ang napundar namin. Despite the ups and downs, the Pandan Multipurpose Cooperative stands still for 58 years. And at present, the asset of our co-op total to 454 million. Ako po ay may naipundar na 20 tricycle. Yan po, kinakarga ko ngayon ng gatas ng kalabaw. Nakabili pa po ako nung tricycle na walang bubong na kargaan ng kumpay ng aking mga tauhan na nagkukumpay na aking kalabaw malimit. At ako po yung nakabili ng kaunting lupa. At yung iba pong aming naiipon, nilagak po namin sa bangko. At ito po yung ginagamit namin ngayon sa equity namin sa project. Nagsimula po ang dairy ng 5 million loan. Ngayon, meron na kaming 48 million asset. Meron na kaming malaking processing plant. At saka, meron na din kaming ranch para sa mga kalabaw. Ang mga naging pakinabang ko naman na sa, ito nga, sa sasabihin katas ng gatas, yung isa nga po, yung sa bahay ko. Yung kalabaw po, napakalaking tulong. Kasi yun ang naging bread and butter natin. Posibleng pang matagalang livelihood na itong business namin. Madadala namin yung tauhan namin. Gusto namin sabay-sabay tayong aangat sa buhay. Ganun yung pananaw namin. Saka yung paglaki ko sa bukid is something na gusto kong ipamana sa mga susunod na, sa mga anak namin, sa mga pamangkin. For the challenges that we went through, it just made us stronger together. And I hope there will be continuity beyond us. This program should not stop at our generation. Kung mayroong pang salitang mas mahigit pa sa salamat, yan ang sasabihin ko sa PCC sa kanilang pagtulong. Sa pamamagitan po ng PCC, na-develop pa po ng gusto yung skills ko para sa AI. Malaki po yung tinatanaw namin na utang na loob. Kung dahil po hindi sa kanila, hindi po ganito kalaki ngayon si Baclay Cooperative. Siguro pag wala si PCC, during pandemic, wala na rin si Baclay. Nakita nga namin na talagang napakaganda at iba talaga magtrabaho ang Philippine Carabao Center. Kasi 24/7 yung PCC na kung kailangan mo yung servisyo nila, talagang pupunta sila. Pasasalamat ko, walang dimension kasi ang tulong binibigay ng PCC, malaki talaga. Hindi mo ma-describe in simple terms kung tulong na binigay ng PCC. Lahat ng problema ko dito, isang text lang yan kay Dr. Pargas, tatawag na siya eh.
or to the men and women of the Philippine Carabao Center and its community. It is beyond privilege to be part of this community. Ako po ay isang magiting na karapreneur sa isip, sa salita at sa gawa. Ako ay magiting na karapreneur sa isip, sa salita at sa gawa. Ako ay magiting na karapreneur sa isip, sa salita at sa gawa. Kami ay magiting na karapreneur sa isip, sa isip, sa salita at sa gawa. Sa isip, sa salita at sa gawa. Sa isip, sa salita at sa gawa.